Hello. Uy, pare. Pwede ba akong samahan dito? Kasi, ano eh, wala pa si Jano eh. Dito lang. Alam mo naman yung studio namin. Alam mo naman yung, ano eh. Dito lang kami tumatambay. O, sige, sige. Kita tayo ah. Sige, thank you, pare. Te-taping na kasi. Wala pa eh. Uy, tuloy. Pare! Uy! Ay, naman naman ha. Pare! Nagmamadali. Pagkita mo, isang tawag mo lang, pare. I'm just a call away, ha? Oh, pare, all the way. Ang galing, ha? Oo, basta ikaw. Sabi ko, pare, naman. Pambahay. Ha? Pambahay. Oh, eh, pambahay ko to eh. Yan, pambahay mo? Oo. Oh, pantulog ko na nga to. Patulog na ako eh. Galing ako doon sa show ko eh. Ah, wala ka bang shorts, pare? Ah, maikli kasi yun eh. Ah, okay lang, okay lang. Okay lang? Oo, oh, eh, kasi alam mo naman kami rito. Parang sa bahay lang. Ganun ba? Oo. Eh, wala kasi akong dalang ano eh. Eh, tagalin ko na lang din to. Wala nang problema eh. Oh, sige, ha? Sige. Oh. Wala nang, ano okay yan. Yung, basta ano, yung suit mo, siya. Okay lang. Oh, ano, t-shirt at shorts ano lang ako eh. Nung tumawag ka sa akin, sabi ko, patulog na ako eh. Oo, oh, patulog na ako. Kaya ah, lang. Ah, matulog ha? Oo, oh, eh, sabi ko nga sa'yo, wala naman tayong, ano, basta tinawag niyo sa akin, okay yan. Walang problema sa akin yan. Okay naman to? Okay yan, pare. Ha? Okay, basta ikaw. Talagang ano, basta men's room, sabi ko. Ready-ready ka. Ready-ready. Di ba? Okay. Alam mo. Oo, oh, yan. Oh. Oh, late night legend. Oo nga. Di ba? Totoo nga. Ang sama pala tingnan, nakaganun pa ako. Eh. Oh, well, basta Stanley Chi, Jano Gibbs, approved without thinking. Kaya lang kasi, namin syempre, ba? Si Jano kasama ko. Oh. Kayang banggayain si Jano. Mahirap ba yan si Jano? Saan ba? Sa pambababae hindi, o sa pang-ano? Sa pagkanta. Kasi mahirap. Sa pagkanta. Oo, sa pagkanta. Kasi pambababae sa pagkanta. Mahirap nang wala ako dun. Sabi ni Jano, mahirap wala ako ganun. Sige nga, kantahin mo nga yung ano, mga kanta niya. Masyado maraming ano eh. Ipagpatawad mo. Ipagpatawad mo. Yan, ay, feel na feel niya yan eh. Oo. Ipagpatawad mo. Alam mo, si Jano ang ganda ng timbre, pero lalo yung ganyan, feel na feel niya, puro kung pambababae yung magpangkanta eh. Ako kasi, sa akin kasi puro Christian songs. Talaga? Di ba? Puro Christian songs. Bagong taon na bagong taon, nagsisinungaling ka kagad eh. Nagsisinungaling siya, pare. Lamig pala dito. Kaya, parang cool na cool ka, lamig hindi, dito. Hindi, malamig talaga dito. Hmm. Alam mo, meron kasi kaming project ni Jano. Ano yun? Eh, gagawa kaming pelikula. Oh, okay. Eh, kaya lang, wala kaming kontrabida eh. Ano? Uy, well, anong hinam? Anong hinam? Kontrabida na... Kontrabida? Yung ano, pare, yung talagang may, ano... May kilala ko yung kinakatakutan ni Panday. Oo. Oh. Si Lizardo? Oo. Oh. Buhay pa ba si Max Alvarado, pare? 19 kopong-kopong pa yung, hindi, yung sabi Panday po. Mo. Bande, ito yung Panday na bago. Ah. Malupit din to. Pare, kalaban ni ano... Di ba, Bong Revilla versus Edu Manzano yun ayan, eh. Yung si Edu? Hindi si Edu, pare. Ito, mas bago pa. Mas bago pa, pare. Miski si Edu at saka si Max Alvarado matatakot dito, pare. Ah, oh, tawagan ko, Lizardo. Ha? Lizardo. Ito. Telepono mo. Yan. Pare. Hello? Victor? Paano natin? Baka alam nila agad. Yan. Andiyan daw, pare, punta ka dito. Meron lang kailangan kaming ano eh. Merong kailangan si paring Jano tsaka si paring Stanley. Kailangan daw nila ng magaling na kontrabida. Oo, yan. Nagbibida-bida. Mukhang bida pero kontrabida. Dave, talaga mukhang masamang tao. Mukhang masamang tao? Oo, yan. Oo. Ano, sama nito, pare. Baka nakakatawa pagpasok nito, pare. Oh, punta ka? Oh, sige, pare. Thank you, ha. Thank you, pare. See you. Pumunta na raw. Eh, oo, kung nakas... Ano detext niya, ko yung address, ha? Kasi baka mamaya, ano eh. Basa bahay mo pumunta. Taga-antipolo ka, eh. Hindi, alam din niya. Nanonood ng mensong yan, pare. Nanonood ba yan? O, sige. Oo. Kaya, ano? Bilis, ano, ha? Ano, tuloy. Pa. Tuloy. Ayan, natin. Oh, si... Oh, pare! Oy! Ayun na! Oh, sabi ko Victor nga, sabi ko ikaw, bigla kang tumatawag. Oo nga, pare, pasensya ka na, ha? Medyo... Anong meron? Andiyan lang ako eh. Andiyan ka na ba? Andiyan ka lang? Ang bilis mo ah. Nagtitaping ka ba? Naglalakad lang ako. Ganun ba? Victor Neri. Oh. Yeah! Ano na nangyari sa'yo, sir? Ba't parang ano, hindi ka na namin nakikita masyado? Lately, nag-aaral ako ulit.
Nag-load din. Oo, nag-load din po. Kaya medyo, talaga bang ganito yung, ito yung ano eh, ito yung inaabangan ng mga tao. Yung casting couch namin eh. Ganito ba yun? Casting couch. Kasi nga, naghahanap tayo ng kontrabida. Nagka-casting tayo ng mga kontrabida. Casting couch. Casting couch, ha? Okay, okay ka, pare ha? Pare, okay ba, pare? Ayun. Nakakaya, pero yun talaga eh. Lala, mag- Ayun. So bilang nag-aaral ka ng law, na pagsasama mo yun sa pag-aartista, tsaka may iba ka pa bang ginagawa? Well, lately naman, siyempre, pinipili ko yung mga ginagawa ko ngayon. So humingi ako ng oras. Minsan, pag nasa set, nagbe-break ako ng 5 to 9. Mas lalo na nung panahon nung pandemic o nung after pandemic kasi online naman. So. Ngayon, face-to-face, so... Wag muna. Hindi muna ako Marte. Basta, kunyari, Sabado, Saturday, Sunday, pwede. So, Saturday, Sunday lang. Pero you've always wanted to be a lawyer, pare. Yung ba talaga, talagang dream mo ba yun? Nag-ano ka lang? Or noon pa lang sisimula ka? O talagang gusto ko nang maging abogadong kontrabida? Kung yung dalawa kong lolo, sa mother and father, abogado. So, nakalakihan ko na rin yung ganun environment. Pero oo, ever since, kahit tanongin mo yung mga kaibigan ko noon, kanya-kanya kami, anong gusto mo paglaki? Ako, abogado. Maganda rin ang ngayon ko ginawa. Kasi tingin ko, pag kung ginawa ko ito ng 20s, 30s, wala. Ah, talaga? Pero you started out as ano eh, mati ni Idol eh. Oo. Actually, diba, tama ka doon. Teen-oriented programs, diba? Sa MTV. Yan. God Show pa. Yan. God Show. So, tapos nag-graduate sa teen, pare ko, and then nag-action na ako. Paano ka ba na-discover bilang artista? Kwento mo sa amin. Yung isang anak ni Sir Freddy Garcia, classmate, barkada ko noon. Tapos, medyo actually maganda yung hindi ako masyadong nahirapan noon. Pero aksidente dahil wala naman kaming plano. So sabi sa amin, punta kayo sa ABS, mag-audition kayo. Buong barkada namin yung buong barkada. So ang nangyari dyan, lahat kami in-interview noon ni Johnny Manahan. Mga ano lang ako noon. 14 years old. 14 years old. Ha? Wow. 1992, 14 years old. And then, tinanong ako, bakit ka papasok? Anong ginagawa mo rito? Sabi ko, gusto kong sumubok ng bago. I want to try something new. So, na-call back ako. Tapos, nung panahon na yun, binibigay ko lang sarili ko, wala to. Pang summer lang to. Kasi ano ko nun, second year high school. Tapos, nung patagal ng patagal, mag-ano na kasi ako, college. Pag-college ko, titigil. Kasi ang taping, Sabado lang. Okay siya. Tsaka si Johnny Manano, direct Johnny, bawal mag-quit ng school. Paggagalit ang ano. Pag nalaman niyang nag-quit ka, paalisin ka sa show. Si Johnny Manano. So tama yung priorities were straight, ha? So at that time, mas ano na kaming first batch. So, so nung magka-college na ako, sabi ko, tigil ko na to. Sabi niya, tigil ko na to. Padami na. Eh, nung patagal ng patagal, lumalaki pala yung sweldo natin pa. gumaganda yung ano. And then, my career took a good turn when I started doing action. Na-discover ako ni the late Toto Natividad. Yun yun. And then, 33 years after, ito pa rin. So, hindi sa plano, hindi sa... pinangarap ko. Parang bigay lang ng Diyos, nangyari lang. Pero yung pinangarap mo talaga is maging lawyer. Maging lawyer. Kaya ngayon ko, tinutupad yun. Kasi meron na akong oras, meron na akong disiplina. Kasi kung ginawa ko ito ng 20s, tingin ko. So sobrang taping natin, MWF, araw-araw, may movie, may team, hindi ko magagawa ito. Pero right now, katulad yung sinabi mo, hindi mo gagawin, hindi mo na sana ginawa yan, or mas tama yung ginawa mo ngayon. Yung before ba, is it because you think na hindi ka responsible enough or kulang ang ano mo? Anong... Hindi. Alam mo naman, in our industry, when you're in your teens and your 20s, you enjoy. That's right. But you enjoy your work. 24 hours a day ang taping natin. Wala naman cut-off nung 90s. Diba? Magte-taping kami 7 a.m. hanggang 7 a.m. Tapos, pahinga ka lang. Gigimik ka pa. Tapos the next day, game taping na naman. Wow. And at that time, it's either shoot ka ng TV or shoot ka ng movie. So wala, kinakain na yun. And then enjoy, barkadan eh, di ba? Get to meet a lot of people. So,
And the discipline was not there. Yun lang naman ang kailangan nung nakita ko. That's why yun lagi sinasabi ko. It's a good thing I'm studying now rather than noong 20s, 30s. Hindi ko tatapusin talaga yun. No? So sobrang daming kailangan gawin. Mm. Meron ka bang mga memorable na roles na nagawa? Siguro movies. Yung mga turning point ng career. Pare ko. Sa film by Joy Reyes. Kami nila Jo Marie, kami nila Mark, Jao, Gio, Nika. Hey. At ayun. Uy. Ay, tuloy. Oh, ay, tuloy, tuloy. Thank you, thank you. Paano pala rito? May pakapi pa pala dito. Pala kayo, oh, thank you, thank you. Oh, ha? Oh. Ayos. Ayun. So, para kanina yan, tatlo kami. Oo nga. Saan ba ako rito? Hindi, pare rin. Sa inyo, sa inyo. Yung dalawang yan para sa kanya. Kala ko. Okay, okay, okay. And then, anyway, I think memorable films. More. Pare ko was the turning point from a young 13, 14, 15 into the late teens, and then Utol, especially yung film na Utol, first action film ko, first nomination. I was only 16 back then. Doon ko na na-discover na marunong pala ako umarte. Doon na ako mula noon, tuloy-tuloy na siya. Non-stop na. Pero non-stop. Did you ever get into acting? Parang gusto ko lang malaman, no? Kasi mahirap yun, yung transition niya from heartthrob to action star to ano. Never ko, hindi talaga ako nagkaroon ng yung nangyayari sa parang yung kabataan nyo. Yung dumaan sa teen heartthrob, hindi eh. Kahit nung teen ako, yung mga roles ko noon, kontrabida na teen. Diba? Never ako naging yung heartthrob na yun. Kasi bata pa naman, wala na akong rapist eh. Pero willing victim naman yung mga parang yung noong 90s kasi pag kontrabida ka, ikaw yung mukhang mayaman, ikaw yung tisoy. Di ba ganun nung ano eh, typical. Tapos yung mga moreno, yun yung ginagawang bida, yung inaapi. Hindi, nung panahon ko, nung ako na, hindi naman ako tisoy, hindi naman ako na. So, pero yung siga, yun yung style na ginawa. Like yung mga drama, pag pinapasok ko sa drama, ako yung bad son or what. So, it mas ano siya yung performance based. Hindi siya so yung ang goal ko kasi noon eh, actually kahit nung bata pa ang goal ko maging character actor. Kasi yun, doon yung iba-ibang role. So mas makikita yung range ng acting. And it's also right, yung fulfilling, mas fulfilling yun rather than ikaw yung bida at mas mahaba yung career mo. Right. Speaking of which, yun yung mga who do you look up to dito and maybe Hollywood, di ba? Of course, dito locally si Eddie Garcia. Eddie Garcia. Of course, everybody. Especially I did a film with Tito Eddie. And ang dami niyang na mentor sa akin because it was only my second action film. It was, you know, ang dami niyang naturo. John Regala, you have all these guys. And then the rest are already young. Okay naman. Yun ang mga dito I look up to. Look up to. In but Hollywood. Hollywood, there's Ed Harris. There is... Ed Harris. Yeah. Yung ba yung sa ano yata? Siya rin yung sa... The Rock. Ah? The Rock. Rock. Titanic, siya rin. Hindi. Ah, Ed Harris yung kalbo, no? Oo. Iba pala yung nasa si Billy Zane yun, yung sa Titanic. Yung Billy Zane. Si Billy Zane. Yun, yung mga ganun character actors. So, ganun ako mag... Ano nun? I was more interested in the craft. So rather than sumikat. Nakapag-indie ka na rin. Madami. Pwede mo bang ipakita sa amin yung difference ng acting sa indie tsaka sa mainstream? Tsaka yung movies, telenovela, di ba? Iba-iba klase ng mga kontrabida ron eh. May difference ba ang acting o difference ng budget? Men, yung acting, yung budget, hindi na natin pag-usapan. Depende na lang bakit mo. In terms of acting ang tanong mo, di ba? In terms of performance, in a teleserye, mas ano siya, mas comic, exaggerated, di ba? It's an over dramatization of life ang teleserye. Kumbaga diba? Mas OA pag teleserye. Mas OA yung mga reaction, yeah, mas OA. And then yung pag the film ka na, mas magto-tone down na siya. Mas magto-tone down na siya. Maaaring ngayon ko lang ako. Ngayon ko lang nakita yan from a perspective of an actor. Stan, subukan natin. Sige. Ikaw yung the same, tapos isang the same ng acting, tapos acting mo sa
tawag doon, telenovela. Telenovela. Tsaka acting mo sa, ano pa yung sinabi mo isa? Sa ano? Sa indie. Mo kasi, sa, dapat sa mas matindi. Film, sige, bawa, ang gawin na lang natin. Yari siya si Lizardo. Yan talaga, nag-Lizardo ko nung kay Jericho. Banday si Jericho. O, gawa tayo ng ano. Ito, kung ano yung pang... pang telenovela, tsaka kung ano yung pang... ano yung isang... pang movie. Pang movie, movie yeah. Indie. So, pang telenovela. Yeah. Pero the same, ha? Isang linya lang. Kasi anong magandang linya, pare? Oh. Eh, yung ano... Wag, oh, sige, ikaw. Parang sige. Yung kay Ogie Diaz, yung hayop ka. Ano yung sumisikat, di ba? Ano yung sakit? Na dati mong girlfriend na gustong-gusto na may problema. Na may problema. May problema, tapos kinawagan mo. Tinawagan ko. Traffic na naman, malilit na ako. God damn it. Yan. Ikaw yung galit. Ikaw yung galit. Kung telenovela. I-direct ka ng director nun, sasabihin niya, traffic na naman. Kanina pa, mag-antay ka lang dyan. Ganun lang yun. Pero pag movie lang, traffic na naman eh, mag-antay ka na lang para tignan ko. Pag ano, pag indie. Meron ako indie. Yun, mas ano lang yun. Mas gaganon lang yan. Tatawag. O, parating na ako. Ano lang yun. Ganun pala yung bari. Sa sinasabi mo, pagbalang budget. Medyo, ano, pababa ng pababa. Depende rin yung ano. So ganun pala pagka tinawag sa iyo pare bago na. Magsabi, "Oh, may project kami para sa iyo. Anong budget niya? Pang telenovela ba o pang ganun dapat?" Oo, ganun. Pang indie pare, pang indie. Mga one day lang ako pwede daw. Hindi, pero makikita mo naman pare, talaga kitang-kita mo yung mga learned tsaka deep actors pwede niyang gawin in every which way na pwede, no? According and to also, all actors naman, even for stage or, or teleserye or what, depende yan sa hinihingi ng script, di ba? Kung character, yung description mo, ikaw yung high-strung, ikaw yung mas tame, di kaya, so, depende yun. Yung sa teleserye lang, it's not much of the acting, but yung situations, yung impossible over-dramatic situations, di ba? Yung nabaril, tapos biglang kapatid mo pala, o biglang, yung talaga unlikely situation. And yung mga ano stereotype na telenovela. Rich and poor, di ba? Pagbabait sa'yo, driver, tatay mo yun, yun ang tunay mo kama. Yung pala yun, amay mo, di ba? Mga ganun. Laging ganun naman eh, di ba? Pero, did you ever, ano ko ba, pare ko, sexy roles ka ba before? I think hindi siya sexy. Love scene. Part siya ng film. Diba? Especially when you do an action film back then, hindi siya yung sexy. Intention na yun yung career mo. Diba? Kasi meron ganun. Diba? Meron ganun. Masala na ngayon, meron isang channel dedicated to yung ganyan genre. Diba? Hindi siya, ano, love scene lang siya. Love part scene lang talaga. Talagang kailangan mo lang gawin. Hindi naman. For purposes of sales. You know. Everything naman. It's a business. So, you give parts of a film, it's going to cater to kung sino man ang, you know. Uso ngayon yung mga kabats mo na nag-ano, papasexy sa Viva Max. Jow Mapa. Si Jow. Kasama ko, Jerry Crabal. Si Jow. Diba? Actually, si Jow, ano yan eh, parang nagpo-produce ata doon ngayon. Ikaw ba, pag tumawag sa akin. Sabi niya, bro, tagal ko na yun. Bro, may papadala akong script. Pinadala sa akin. Tingnan mo nga. Siya, pinadala sa akin. Siguro mga halfway reading the script, tinawagan ko na siya. Brad naman. Ano naman itong mga pinapadala mo sa akin? So ayaw mo talaga, ayaw mo. Anong role na, ano, nung binabasa mo yung script, anong role mo dapat doon? Na, ano yan, yung typical na, old, older, younger. But you know, I mean, woman. Yun yung difference. Kunyari, if you're doing a drama film, a serious film, na meron love scene, iba yun. Iba yun. Na, tapos yung role nyo is,
mag-asawa or boyfriend-girlfriend or you met na in love kayo. Mm. Kesa sa ikaw si Tito, si Uncle na andun yung ano, di ba? Iba yung intention niya. Mahirap nga naman yung ganun. No? Lalo kung di mo karakter. Mm. Diba? Well, actually, ikaw naman, ang artista naman, ikaw mag-a-adjust. Sa pananaw naman namin, it's a role. So you're not open to it? Kahit hindi na siguro. Medyo mahigpit yung pangangailangan, hindi mo gagawin. Hindi na. Kahit na tatlong telenovela ang budget. Hindi. Benta ko si Garil yun. Talaga kahit mong pilit natin, ayaw talaga niya. Parang may poproduce ata kayo kung pinipilit niyo ako. May binubulong nga sa akin kanina eh. Sabi ko, sige, tingin natin, tatlong natin si Pitlo. Tanong natin, oo. Pero, di ba pag action star, kadalasan yung bida nalilink palagi dun sa co-star niyan. Ikaw bilang action star, may nalink din ba sa'yo? Tapos may naging jowa ka ba rin na hindi namin nabalitaan? Hindi. Very strict ako sa set. Serious ako sa set. Timing lang ako. Gusto ko nagbabasa ng script. Minsan pinapagalitan ko pa yung leading lady na nag-memorize ka na ba? Hindi pa. O mga ganun. Ever since nung bata. Hindi lalo sila yung na-excite. Oh my God, pinagalitan ko. Tsaka yung mga naging leading lady ko, kilala ko na sila. So hindi siya yung, wala na yun. Yung wala ka naman intention. Paano pare kung sila may intention sa'yo? Oo, kuyari yung ganun, babae ang nagpapapansin. Ganun. Kasi, hindi, wala ka talagang oras. Yung, kasi magbibigay ka ng extra effort doon kasi after the set na yun. After the shoot. Pero mag-shooting ka after 5 a.m. nakataos na, uwi na. Tulong tayo, di ba? Hindi, parang may tinatawag talaga tayo dyan. May tinatawag ni Victor na yun. Bayaan mo sila maglaway. Yan. Di ba, pare? No. Tinatawag na naman doon. So, iba yan? Oo, pero mamaya na natin yung sagutin. Baka pagkain natin, pare. Baka yan yung pagkain natin. Pare. Pare, nasa shoot lang ako, taping ako, nakita ko lang Mr. Rafi Hernandez eh. Oo, so, tawagan kita mamaya. Tawagan kita, pare. Alright, bye-bye. Okay. Oh, yun ang tropa. Talagang ano eh. Kahit sa gitna ng shooting. Di ba? Hindi, pare, kasi bayad utang. Hindi, baka barkada yan, barkada. Alam mo naman ako, pare. Kita mo, isang tawag nga lang ni Stanley tsaka ni Jano, pare. Nagulat nga ako eh. Parang ano eh. Parang napadaan ka lang. Parang nasa studio ka lang talaga eh. Patulog na ako, pare. Meron kasi kami ditong bulungan na portion. May tatanong kami. Tapos, bubulong mo sa amin yung sagot. Tayo lang makakalam. Tayong tatlo lang. Sige. Sa akin mo muna bubulong. Sige. Okay. Yun. Pwede yun. Pwede. Yun. Pwede. Oo. Sige. Tapos, ilan? Yes, oo. No? Sabi niya sa atin. Sige, bulong muna. Pwede pong marinig yung tanong. Okay. Sige. Sige, ito yung tanong. Okay. Bubulong ko sa inyo. Tayo-tayo lang naman. Yeah. Sino ang mga naging jowa mo na artista na hindi namin nabalitaan? Oh. Hindi nabalitaan nila Tita Christy Permin, nila Boy Abunda, ganun. Yun, yung mga hindi na nalaman. Kunwari, binulong ko na lang sa kanya, direct. Okay, yan na. Ibulong lang po yung sagot. Bubulong lang sagot. Sige. So, itatanong ko na sa kanya ulit. Hindi, sinabi ko na. Ayun na ba yun? Sige. So, kung sino yung nakaka-date ko na hindi nalaman ng publiko. Ng publiko. Hindi nalaman nila Christy Permin, nila Boy Abunda, nila Chris Aquino. Yes. Yan. Ang totoo niyan, bulong po. Bulong mo sa amin. Bulong? Oo. Pangalan. Pare. Yun. Daming nun ah. Bulong ko sa'yo. Sige. Yun? Oo. Yun? Talaga? Before or after? Before siyempre. Pwede. Nilinaw ko lang. Puro bad boy siya. Yung mga panahon nung puro mga, yun yung mga panahon na nasa kabilang istasyon pa siya. Nung lata, naman, papalit-palit lang naman. Talaga? Bakit hindi nabalita yun?
Dati kasi ang dali lang. Ang dali lang. Mga ano, 2 months, gano'n. Oo, oh, gano'n. Okay, okay. Ligang, 2 months, ano lang, ano lang yun, kumbaga parang fling-fling lang, no? Oo, pero talagang ibang klase. Oo, diba? Matindi, no? Oo, matindi sige, yun, sige. Pare, ah. Di ba? Okay ba? Okay ba? Oo. Ang alin. Pero okay, mababait naman. Mababait, mababait. Tsaka nung panahon na yun, iba, no? Ibang-iba nun. I think, mas madali ngayon para sa henerasyon ngayon. Hindi katulad natin. Yeah. Extra effort, kaya hindi ganun. Pupunta mo sa bahay, tatawag mo sa landline. Kaya kung, no? Kung panahon na yun, marami kang naano, ay, ang sipag mo nun. Kasi, ang sipag mo nun kasi. Ganun. Nabutan pa nito. Walang cellphone, walang, di ba? Ay, nako. Tatambay ka sa payphone, oh, makikitawag ka. Ba't saan ka napunta? 75 centavos pa lang lang sa Benzingo lang. Tatiming ka sa alas 7. Tatawag ka alas 7. Alas 7 talaga. Kailangan mo tumawag. Dama, yun. Extra effort noon on time. So, it was not, hindi siya ganun. Kaya, paminsan-minsan lang yun. Paminsan-minsan. Net, tsaka you go out of your way. Kaya po, mapili tayo nung araw. Di ba, pare? Oo, hindi yung kahit sino na lang ngayon. Kahit sino, kumbaga kay SP, kahit sino pwede. Hindi na kulang sa pwede, kahit sino pwede. KMDM na. Kahit hindi mo makilala yung mga generasyon ngayon, magbabaka sakali, di ba? Oo, di ba? Kaya, bakit ba ako sumasang-ayon sa sinasabi mo, pare? Nakaka-relate si ano. Then let's talk about law school, man. Yeah. You know, sige. Talagang ako hats off ako sa iyo, pare, na ano, you pursued it, kasi may mga ano naman na kahit late na, pare, natatapos pa rin nila, di ba? You are now on what year and kanya nang fourth. I'm in my review year. Especially this coming 2024. I thought 2024. So yun. Kailan ka magbabar? 2020. Right after you intend na talaga. Oo, ano? Kasi depende. Actually, ngayon, hindi ko na muna iniisip ko muna, tapusin muna yung law school. And then, doon ko na malalaman yun. After. Kanalasan ng mga naglo-law school, pangarap maging ano eh, to go into politics. May yan! Iniisip ka bang ganyan? Tama yan, tama. Well, hindi lahat nakaalam. Marami rin, pero I worked for government 5 years under the past administration. As what? I was the former assistant secretary for DSWD and DIOG. Asik ka. Asik position. Mabigat yan, ha? Tsaka matrabaho. Sobrang matrabaho. Yun yung una kong experience on executive and, you know, management, government management. Public service. Matrabaho siya. Matrabaho. Sobra. It's 24 hours. 24 hours, yes. So especially, 24/7 ganun, no? Especially during the... Marami hindi nakakaalam, our former president was a workaholic. Ay, grabe yan. Nakikipag-coordinate siya sa mga secretaries and then down the line sa amin, even at 2 a.m., at 1 a.m., you know, non-stop. So, especially nung pandemic. Kasi nung panahon yun, lead agency kami ng DSWD. So habang lahat ng tao naka lockdown, I was going around. Making sure na nakukuha yung Nakuha mo na yung feel talaga, feel of it. It is a calling mo talaga yun. I mean, kailangan mo, gusto yun. That's right. Gustong-gusto mo talaga yun. And you really have to equip yourself. That's right. So this is in preparation na possibly for a political career, no? Kasi nagsimula ka na, pare. Well, hindi ko sasabihin hindi. As of now, first, ano muna, step muna. You know, finish law school. Finish, equip myself para hindi naman, if ever I do decide, hindi nakakahiya sa may credentials ka, may experience ka, di ba? I owe that to whoever's going to vote for me, or even yung, siyempre, yung unang boboto sa akin, kahit wala akong credential, fan, a supporter, since, someone who has been watching me. I feel that meron high level of accountability. Ayoko sirain yun. Di ba? Ikaw, you're also a personality. Yung tayo kasi, meron tayong gift of influence. In a small way, you have your own, you review cars for a reason.
ibig sabihin, ma-influensya ka. May ibig sabihin yung mga sinasabi mo right, tungkol sa kotse. Di ba, nagkakaroon ka ng influence. Which, kailangan meron kasama yun, accountability. That's right. You know, professionalism. Diba? So, yun lang yung sinikap ko. Sabi ko, if ever, di ba, one day I do decide, I don't want the people to, you know, vote for me because I'm who I am, mm-hmm. kung ano yung natrabaho ko for 33 years in the business. Gusto ko naman, meron naman tayong give back. Mm-hmm. In terms of that aspect, yung aspeto mm-hmm. na yun na kailangan learned ka. Kailangan right. alam mo yan, huwag kang papasok ka. Dyan, di ba? Mm-hmm. And where is your family in all this? Asa ng... Okay naman, I mean... Wife mo, okay, kids okay mo? Naman, my kids are fine. You know, my fiancé na. Ex coming from. Okay naman kasi alam mo yung pag nag when you're in your 20, 'di ba, pag 20 ka. Masaya. Lalo sa industriya natin, 'di ba? That's correct. Diba? Talagang masaya. Pag 30 ka, career ang iniisip mo, 'di ba? Yung craft mo. When the moment you hit your 40s, nag-change lahat, eh. 'Di ba? Mag-iiba lahat. Mm. Nag-iiba yung intention na ng buhay mo. Mm-hmm. Nag-iiba na yung intention na yung pagtatrabaho mo. Nag-iiba lahat yan eh. So, right now, when everyone's growing and everyone's getting older, para sa akin to ha, paniniwala ko to eh. Lahat naman tayo individual naman talaga eh. Diba? Kung ano yung that's right. tingin mong para sa'yo, yun ang gagawin mo. Especially pag 40 plus na. Diba? Mm-hmm. So ako ang iniisip ko, bakit ganito? Life begins nga. Oh, bakit, dalawa na realize ko rin eh, mamaya. Bakit ako ngayon, like I'm studying for myself. Mm. Diba? Dumarating tayo lahat, diba? Nagtataka tayo. Ngayon ko naintindihan yung pag tumatanda, gusto mo na ng public service, diba? Mm. Gusto mo na ng giving back to the community. That's right. Kasi wala nang ibig sabihin eh. Wala, no one remembers. No one's going to remember what car I drove when I was young. Yeah. No one's going to remember yung ano yun, film lang. Yeah, it's entertaining. Mm. No one's going to remember that. People will only remember yung saying sa atin, you are as good as your last performance. Last performance, uh-oh. Correct. Yeah, diba? Correct. It's the way you exit life, which people will remember. They're not going to remember your things. Mm. Oh, story lang siya, di ba? Mm. Yung kwento lang siya. Mm. So yun yung inisip ko, why bumalik ako ng eskwelahan. Gusto ko yung last years ko. Kasi ito na yun eh. Diba? Last totoo kasi last year na. We have a good what? I have a good, for me ha, ako pananaw ko, 25 years. 25 years? Oh, ano na ako lang, 70 plus na ako lang. Okay. Diba? I have a good 25 years. Ang bilis nun. Hindi mo nung mapapansin, biglang anong tatakbo. Pero when you think about the future, parang iksi ng buhay. But when you live in the present, parang ang tagal-tagal. Ganda yun ah. If you realize oh, that. That's true. Oh. If you think about the future, ang bilis. Oh. 20 years na lang. Oh. Pero if you put yourself in the present, parang, mainip ka. Mainip ka, di ba? Matrapik ka lang sa edge na dalawang oras, inip ka na eh. Parang everything is, you know. So, yun yung, you know, ganda yun. That's what I realized. That's why what I've been doing for the past 10 years, I've been just learning. Mm. Why? Because yun yung mag-keep sa'yo feeling alive para sa akin. Mm. Diba? Hindi na siya yung... Parang wala na. Okay kumita ng pera. Kailangan natin kumita that's ng right, pera. Because we have bills to pay. Pero hanggang doon na lang ang tingin ko dyan. I need to work to pay the bills. But beyond that, wala na eh. Mm. So... Ano yung fulfilling sa buhay mo ngayon? For me now, it's learning. Mm-hmm. It's, wala na yun. It's to keep your brain alive, you're active, di ba? No. Because afterwards, you'll be giving back naman. Giving back. Because what you cannot give back only by just telling your life experience. There has to be a study that will, you know, that will recognize, di ba? At least naiintindihan mo yung buhay mo. Kailangan intindihin mo muna yung buhay mo bago ikwento, di ba? Kasi hindi lang naman yan, humirap ako, umaman ako. Hindi naman yun eh. Hindi naman yun ang paniniwala ko. Alam mo, maganda yung sinabi mo na yun, lalo yung present, yung future, parang it's too far ahead.
may tendency ka nga maging ano eh, may tendency ka nga maging ma-stress out. Mm. Overthinking yes, about yes, the future. Yeah. Oh, whereas yeah, in the present, you can do so much kasi ito na yung oras, you seize the moment. So when you think about the future so much, you're forgetting the present, you're preparing so much for the future. Right, right, right. Ganda. So you take it a day at a time. So that's what I've been doing. Yun yung sinasabi ko, ano naman yung intention mo ng buhay mo. Mm-hmm. And ikaw lang naman makasabi nun. Galing, nakita mo naman. Ha? Oh, kaya ba ni Panday? Ha? Kaya naman si Panday. Ang inspirational. Oo, di ba? Walang panama si Panday siya. Di ba? Yung espada ni Panday, lumiit eh. Umurong. Di ba, mahaba yung espada. Di ba, maraming usap yan pag nag-aaway kayo ni Panday. Oo, maraming kwento. Di ba, ganun. Sana sinabi mo rin kay Panday. Oo, palit-palit ng camera. Ang napapansin ko lang nun, ang layo nila nag-uusap, nagkakarinigan ba? Oo nga, kaya nasisigaman kami. Oo. Tsaka pag, pero, humihina lang yung boses na pag naubusan ng bala. Oo. Pero, ano? Ang galing, no? Alam pa rin yung kabila na, ilan na lang ang bala mo? Ang galing mga bida sa ano, pelikula, ano, action, di naubusan ng bala. Kunyari, bida, Richard Gomez, di namamatay, ganun. Di naubusan ng bala? Oo, di naubusan ng bala, di namamatay. Ang sagot dyan, kapag kinunan mo lang siya ng angulo na to, sa take, action, kinunan mo siya ang ganun. Full auto, okay. Naubusan ang magazine. Pero hindi nyo naintindihan. Pag kinuha kita dito, at nag-shift doon, tuloy-tuloy lang naman ang shift set na yun. It's a continuing shot. Mm. So feeling mo, ang kanina pang bumabaril to. Pero ibang angulo lang yun. Ang gulo naman ang kausap mo eh. Ang gulo kasi ng kausap mo, kaya pero totoo yun. Di ba? Minsan nakakalimutan namin yun. Ang dami yung minsan bala. Teka, cut. Bakit? Kanina ka pa bumabaril, hindi ka na umusan ng bala. Teka lang, bilangin natin. Speaking of which, Stan, ito, tanong ko lang, actor, politician, di ba, minsan nagpupunta ka na doon. And I think that's the direction that you're going. Career path. Pero hindi ka ba nakaisip din ng mag-direct? Kasi maraming ganun eh. Di ba? Si Jano, nagdi-direct. Gusto ko, I can't wait. May movie. Diba? He's going to do a movie. Sinubukan ko noong 2005. Nag-workshop ako kay Johnny Manahan, Direct Johnny Manahan. May program ang, meron parang program yung ABS-CBN nun na to nurture, find out new directors. So, I was able to direct a ASAP, yung parang finals namin. I was able to direct a show called Your Song, yung mga teeny, ano. So, hindi ko alam. Actually, hindi ko rin alam eh kung ba't, hindi ko kasi pinaplano eh. So, kung nandyan. Hindi ko alam nung 2007, that's the time I took a break from the industry. Eh, yun pa lang yung oras na nagsisimula pa lang ako mag-direct. So, hindi ko na siya tinuloy. Pero, totoo yun, dun nang baksak ko. Dun ang nakikita ko nun sana. Na ambaksa ko nun. Diretso na rin. Kasi mostly, ano eh, more or less kasi ganun ang nagiging, ano, di ba, path. It's either you go into politics or you go into the direct. Behind the scenes. Because, diba? Directing. Pag artista ka kasi, when you keep, nababasa mo, ang dami mo ng script na nababasa, minsan nagkakaroon ka na ng sarili mong interpretation. Di ba? No. And director lang ang may call nun. Di ba? Magpapaalam ko nga sa director eh. Direct, pwede bang ganitong klase? Hindi eh. Hindi yan yung nakikita ko eh. Okay. So, yung mga artista na, ibig sabihin, talagang gustong-gusto nila yung ginagawa nila. Na gusto ko, controlling ko naman yung outcome, di ba? Okay. Oh, okay. Victor, papipiliin ka. Showbiz or politics, ano pipiliin mo? Ngayon? Ngayon. Ngayon? Ngayon, present. Ngayon. Present. Public service. Hindi politics. Public service. I think there is a different fulfillment in public service. Pero nga, dapat handa. You know, kaya nag-aaral ka ngayon. Maganda yun. Maganda yung sinabi niyang yun. Tama yung public service. Although, actually, medyo, yung politics kasi nagkaroon ng medyo masamang connotation lang na rin. No? Pero, politics actually is ano of public service pero mas maganda yung pagkakasabi mo na talagang dapat yun na yung core of it is the public service. It's a public service. And to equip yourself, yun ang importante. Okay. Kasi you know, maraming mga kuha pasok ko, hindi kabisado eh.
Kasi siyempre, at the end of the day, mas marami pa rin mabuti. Yeah. In, well, that's true, that's true. In an industry. Okay. Diba? Hindi mo, kasi siyempre, kahit naman ako nung bagong pasok, sasabihin mo, ang daming kurang, di ba? Puro ano naman dyan. Hindi. Pero, kahit naman sa business, ano? Anywhere, actually. Anywhere. There's always some rotten bad apples that spoil the bunch. Parang sinasabi nila, pag artista, babayero. Hindi, sabi ko. Ah, hindi totoo yan. Hindi totoo yun. Yung iba ng lalaki. Nababalita lang. Huwag ganun. Hala ko, iba ng lalaki. Pero yung difference lang yan sa private sector, sa atin, nababalita kasi. Eh, yung sa kanila, hindi natin nababalita. Sige. Yung feeling nyo. At nakakabitin itong usapan natin. Hindi pa natin napag-usapan na si Victor Neri eh, nagluluto. Ano yung specialty mo sa pag, ano, nagluluto ka ba o talaga professionally nag-chef ka? Oh. Study. Did you study sa chef? I studied in Le Cordon Bleu. Mm. Oh! French train. Oh, galing, French train. I also studied Thai. When I, tumira ako sa Thailand for a while. And then nung pumunta ako dito, bumalik ako from studying and working abroad. Nag-consultant ako. So, okay. Pero hindi yata yan ano talaga ang calling mo. And then, ano lang siya? Ka na lang magluto. It is a skill na gusto ko lang ma-acquire. Di ba? Para pag nasa bahay, hindi lang puro... Sabi nga nila, ano pagka ang asawa mo, ang lalaki magaling magluto, wala ka ng problema. Oo, okay na okay eh, na. Si Jojo kasi, sabi, iba yung luto, alam namin eh. Bago tayo mag-ano, bago tayo magtapos, may nagpapahabol na bulungan dito. Okay. Ang tanong, sinong mga nakaaway mong artista? Tsaka sinong mga nakatrabaho mong may attitude? Ibubulong mo na lang sa amin. Sige. Ang totoo niyan, hindi ko na ibubulong kasi talagang wala eh. Wala? Wala ka nakaaway? Wala. Ang takot siguro. Mabait naman ako. Wala. Sinong mga ano, may attitude? Oo. Wala, nung bata may attitude din ako eh. So okay lang, pare-pare lang tayo. Hindi naman. Attitude, you know, yung attitude na yan, iba yung pananaw ko dyan because kanya-kanyang ano yan. Diba, iba-ibang artist eh. Iba-ibang level ng emotion niya. Iba-ibang klaseng personality. It's a different genre. It's a different industry. Na kapag nakita ng mga na hindi kasama sa industry, sabihin, yabang, di ba? Ba't ganyan yan? Hindi. Because you don't understand the creative process that's going through that person's mind. Diba? Ganyan ang rest. That's right. That's like correct. For hosts, for ano. Ibang-iba yun. Yeah. Sabi, 33 years na ako, hindi ko gagawin yung live show, yung gagawin niya. Iba yung kay Jojo. Iba yung skill na yun. Diba? Mm-hmm. Iba yung hosting, iba lahat. Kanya-kanyang genre. Pero okay. Ano naman, tama rin naman si talaga si Victor doon. Dahil, ano eh, yung hindi nakikita ng iba kung ano nangyayari sa utak ng mga tao. Eh, diba? So sabi nga, wag judgmental. Oo, bawal judgmental. Yung artista ng bay, yung mga bida normally sa teleserye, 13 hours na umiiyak yan. Diba? Paulit-ulit. Sino nagpaiyak? Yung director. Wala mo lang ibig sabihin doon. Yung mga ganon. Tapos, ang mababalitaan nyo lang is yung nagsuplada siya o nagsuplado yung isang artista o nag-walk out. Hindi naman nila alam. 26 hours nang nagtitipid. Diretso. Tama nga naman. Several factors that they have to take into consideration. Di ba? Kaya, ano. Pero at least, makita mo talaga bilang chef na iluluto niya lahat ng ingredients. Public service, pag-aartista, pagiging chef, pagiging kaibigan, pagiging family man, pare. So, Baklase si Victor Neri. Nasa social media ka ba? Hindi. Meron naman. Pero yung hindi katulad nung iba na Instagram. Yan. Wala TikTok, ay nako. TikTok wala pa. Saya ng TikTok. Baka, iniisip ko ng TikTok nito. Iniisip ko nung nakikita ko siya, parang hindi ko kaya gawin itong pagto. Yung mga sayaw-sayaw ng TikTok. Ayan. Pero pwede naman iba-iba, diba? Pwede naman tayo turuan ni Jojo, sumayaw-sayaw. Habang nag-extra tayo na yung men's room, itong Biyernes, 9 o'clock ng gabi. Diba? Dito sa One News. Yes. Hope to see everybody. Well, Margo, that being said, maraming salamat. Yes. Jojo, thank you, Stan. Thank you, Stan. Ano ba natin yun? Magandang tayo. Saan magaling yun, no?
Maintindihan saan galing yung bari. Victor Neri, papagano natin. Hindi mo ah, mo, hindi talaga niya. Ay, ka- pare, pag nagkano public service, kailangan mong gawin yan. Kaya, kumain sa state.